Ang mabuting balita ayon kay Marcos. Panimula. Ang mabuting balita ayon kay Marcos ay nagsisimula sa pahayag na ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Inilalarawan dito si Jesus bilang isang taong nagtataglay ng kapangyarihan. Ito ay makikita sa kanyang pagtuturo, sa pagtatagumpay sa mga demonyo, at sa pagpapatawad sa kasalanan ng mga tao. Tungkol sa kanyang sarili, sinasabi ni Jesus na siya ang anak ng tao na naparito upang ialay ang kanyang buhay para iligtas ang mga makasalanan. Matapat na inilalahad ni Marcos ang kasaysayan ni Jesus na ang diin ay nasa kanyang mga ginawa, sa halip na sa mga itinuro. Pagkaraang banggitin ang maikling ulat tungkol kay Juan Bautista at sa pagbabautismo at pagtukso kay Jesus, ay tinalakay ang kanyang ministeryo sa pagpapagaling at pagtuturo. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw ang pagkaunawa sa kanya ng kanyang mga tagasunod. Subalit ang mga kaaway ni Jesus ay lalong naging malupit. Sa mga huling kabanata, iniuulat ang mga pangyayari sa huling linggo ni Jesus sa ibabaw ng lupa, lalo na ang pagkapako sa krus at ang muling pagkabuhay. Ang dalawang pagwawakas ng ebanghelyong ito ay pinalalagay ng marami na iba ang sumulat at hindi si Marcos. Kapitulo 1. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isayas, "Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan." Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." At dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, "Pagsisihan ninyo at talikdaan ang inyong mga kasalanan, at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai balang at pulupukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binabautismuan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazareth, Galilea, at siya ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos noon, agad siyang pinapunta ng espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdaan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila ay mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad,
At sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Nagpunta sila sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila ay nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumala sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon day inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang napuog at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. May isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa, "Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako." Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, "Ibig ko, gumaling ka." Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na." Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan sa Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Kapitulo 2. Bumalik si Jesus sa Kapernaum pagkalipas ng ilang araw at kumalat ang balitang siya'y nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipo ng napakaraming tao, anupat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 tao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo."
May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng kilalas at nagpuri sa Diyos. Hindi pa kami nakakakita ng ganito, sabi nila. Muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siyang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang inlalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga. Sinagot sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar, ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama ay nagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyo ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Kapitulo 3. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan,
Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang mga napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Pagkatapos ay umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral, at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok, sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Pag-uwi ni Jesus, muli nagkatipon ng napakaraming tao, ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Belzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasangbahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid.
Kapitulo 4. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan naman ay nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, lumago, at nag-uhay na mainam. May uhay na tigtatatlumpo, tiga-anim na po, at tigsasandaan ang butil. Sinabi pa ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita, at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila ay magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inaalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng mga napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap ng may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan, dininig nga nila ang salita. Ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan, at mapaghangad sa iba pang mga bagay, anupat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita, at sila'y nagsisipamunga. May tigtatatlumpo, may tigaanin na po, at may tigsasandaan. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Sinisindahan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos, at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Sinabi pa rin ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus,
Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butilang mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas. At nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Kapitulo 5. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Giraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ang tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya ay patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya. At naigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tawang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon, kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus.
Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus. At sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksika ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumilinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag. Manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi pa tayong bata. Natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad, siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ng bata. Kapitulo 6. Umalis doon si Jesus at nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin.
Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasangbahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtakas siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Tinawag niya ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdaan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya ay si Juan Bautista na muling binuhay, kaya't nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya ay si Elias. Siya ay propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinagad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggal lang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ng kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasihan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroon na ng hari. Ang ibig ko po ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ang dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan
ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila?" Tanong ng mga alagad. "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, "Lilima po at 200." Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya't naupo sila ng 100-100 at 50-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 200, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 200 at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pira-pirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila ay multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila lubhang ng gilalas, sapagkat hindi nila maunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi ba ito abot ng kanilang isip? Tumawid sila ng lawa at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puog sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus, saan man nila mabalitaang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sanayon, lungsod o kabukiran, ay isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lamang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Kapitulo 7. May mga pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga pariseo at mga eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isayas tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang.
sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpuri't pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay korban, alalang bagay, iniyahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kaniya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kaniya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao, at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayunman ba'y wala ring pangunawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kaniyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya ng pagsasalita. "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kaniya." Umalis doon si Jesus. Siya nagtungo sa lupain ng Tiro, at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak, na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang harapan. Ang babaeng ito ay hintil, tubo sa Syrophoenicia. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot na mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak." Umuwi ang babae at naradnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon. At nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kaniya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata," ibig sabihin, "mabuksan." At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, "Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa?" Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi.
Kabanatang 8. Makaraan ng ilang araw, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkas sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapiraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayun nga ang ginawa ng mga alagad. Meron din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pirapirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus sa mga tao. Saka siya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. May dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila, at pagkasakay sa bangka, ay tumawid sa ibayo. Nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay, at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. "Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes," babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad, "Wala kasi tayong dalang tinapay," kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya sila'y tinanong niya, "Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo nang pagpirapirosuhin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay?" 12 po, tugon nila. "At nang pagpirapirosuhin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo?" Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. "At hindi pa rin ninyo nauunawaan," wika niya. Dumating sila sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakayin niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. "May nakikita ka na bang anuman?" tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, "Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy." Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan." Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako," mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3rd araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao."
Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyoon." Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makantaman niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang anak at kasama ang mga banal na anghel. Kabanatang Siyam, sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat din nila nakikitang naghahari ang Diyos nang may buong kapangyarihan." Pagkaraan ng anim na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus, nagningning ang kaniyang kasuutan na naging puting-puti, anupat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya." Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming tao na nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya'y inilulugmok. Bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, anupat napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama.
mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako. Tulungan ninyo ako bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihin niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kaniya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, "Patay na." Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin." Umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kaniya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak nagagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulagang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin.
at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Kabanatang 10. Umalis doon si Jesus, nagtungo sa lupain ng Judea, at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalimpumpunan ng mga tao, at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin na mga bata. Huwag ninyo silang sawayin sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Nang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magilo siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kaniya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito.
ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Nasadaan sila patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kaniya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kaniya. Wika niya, ngayon paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guru, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y babautismuhan sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kaniyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kaniyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guru, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Kabanatang 11. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Belfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad, at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na layon.
Sa pagpasok dooy makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasa sakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya ay sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon. Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakakain pa ng iyong bunga." Ito'y narinig ng kaniyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon, at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa kaniya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kaniyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig sa mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kaniya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Pumaroon na naman sila sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo, sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap, "Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa akin, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta." Kaya sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam."
Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko." Kabanatang 12. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, ngunit ngayon sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, "May isang taong nagtanim ng ubas sa kaniyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinupok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubasan ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasa saad sa kasulatan? Ang batong itinakwil na mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ilang pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kaniyang pananalita. Lumapit sila sa kaniya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong suluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titignan ko." At kanilang binigyan siya, "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus, "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kaniya. May ilang saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. "Guro," anila, "naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kaniyang asawa, ang kapatid ng lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayun din ang nangyari sa pangatlo at sa mga susunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat?" Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam niyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos.
sapagkat sa muling pagkabuhay ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat sa sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos na mga patay, kundi na mga buhay. Maling-mali kayo. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo, kaya't lumapit siya at nagtanong, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David?" Si David na rin, ng kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito. "Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, 'Maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.'" Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Sinabi pa ni Jesus sa kaniyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. At ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing nakatumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog na higit pa sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay." Kabanatang 13. Nang palabas na si Jesus sa templo, ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, kailalaki ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ang naglalakihang gusaling iyan? Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho." Samantalang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga ulibo, sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang palatandaang magaganap ng lahat ng iyan?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo at huwag palinlang
kaninuman. Maraming paririto at magpapanggap na sila ang Mesiyas at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa mga digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikipagdigma ang bansa sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Magpakatatag kayo, sapagkat kayo'y isasakdal sa hukuman at hahampasin sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari upang kayo'y magpatotoo sa harapan nila. Dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang mabuting balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sabihin ninyo ang anumang ipagkaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Makikita ninyo ang kalapastangan ng walang pangalawa na nakatayo sa dakong di dapat kalagyan ito. Unawain ito ng bumabasa. At kung ito'y mangyari na dapat nang tumakas sa kabundukan ang mga nasa Hudea. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kaniyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na huwag mangyari ang mga bagay na ito sa panahon ng taglamig, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paiikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa kanyang mga hinirang, paiikliin niya iyon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o nariyan siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas, at may magpapanggap na propeta, at magpapakita sila ng mga tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Ipinagpauna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng bagay. Pagkatapos ng mga kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi niyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay-pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi niyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim o hating gabi,
sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Kabanatang 14. Dalawang araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang lebadura. Ang mga punong saserdote at ang mga eskriba ay naghahanap ng paraan upang lihim na maipadakip si Jesus at maipapatay. Sinabi nila, ngunit huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Nooy nasa Bitanya si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Ano't inaksaya ang pabango? May pagbibilisan na iyon ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At sinisi nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. At anumang oras na inyong ibigin ay magagawa niyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Hindi pa may binusanan niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay pumunta sa mga punong saserdote upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig ang gayon at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari. Ipitinatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na meron ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Kinagabi ay dumating si Jesus kasama ang 12. Nang sila'y kumakain na, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, isa sa inyo na kasalo ko'y magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa sa inyo na kasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit sa aba ng taong magkakanulo sa kanya, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos
nagtungo sa bundok na mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasa saad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mga ngalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan." "Tandaan mo," sabi ni Jesus sa kaniya, "sa gabing ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa." Subalit matigas na sinabi ni Pedro, "Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa." Gayun din ang sabi ng ibang alagad. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Dito muna kayo at mananalangin ako." Ngunit isinamin niya sina Pedro, Santiago at Juan. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kaniyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay." Pagkalayo ng kaunti, siya ay nagpatira pa at nanalangin na kung maaari huwag nang dumating sa kaniyang oras ng paghihirap. "Ama, ama ko," wika niya, "mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayun may huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang masunod." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muling lumayo si Jesus at nanalangin. Ang dalatin niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kaniyang mga alagad at naratnan na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kaniya. Sa ikatlong pagbabalik niya, ay kaniyang sinabi sa kanila, "Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na. Dumating na ang oras ng anak ng tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming taong may mga dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Ang taksil ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat, "Ang hagkan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti." Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. "Guro," ang bati niya, sabay halik. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tainga niyon. At sinabi ni Jesus sa mga tao, "Tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit, kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan." Nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kaniyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. At dinala na lang si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Si Pedro'y sumunod sa kaniya, ngunit malayo ang agwat. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote, naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng may paparatang kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan,
narinig naming sinabi niya, "Gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao." Gayunmay, hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot?" Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita kaputukman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit." Winahak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuutan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo?" Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok kasabay ng wikang, "Hulaan mo nga sino ang sumuntok sa iyo." At pinagsasampal siya ng mga bantay. Ang mabuting balita ayon kay Lucas. Panimula. Ang mabuting balita ayon kay Lucas ay nagpapakilala kay Jesus bilang ipinangakong tagapagligtas ng Israel at tanging tagapagligtas ng sangkatauhan. Itinala ni Lucas na si Jesus ay tinawag ng Espiritu ng Panginoon upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kaya madadama sa ebanghelyong ito ang malasakit sa mga nangangailangan. Sa aklat na ito ay nangingibabaw ang kagalakan, lalo na sa mga unang kabanata at na nagbabalita ng pagdating ni Jesus at sa pag-akyat niya sa langit. Ang kasaysayan ng paglago at paglaganap ng pananampalatayang Kristiyano matapos umakyat sa langit si Jesus ay nilalahad din ng sumulat ng ebanghelyong ito sa aklat ng mga gawa. Sa bahaging 2 at 6, maraming bagay na matatagpuan lamang sa ebanghelyong ito. Tulad ng awitan ng mga anghel at ng pagdalaw ng mga pastol ng ipanganak si Jesus. Gayun din ang banggit tungkol sa batang Jesus sa loob ng templo at sa mga talinghaga ng mabuting Samaritano at ng alibughang anak. Ang diin sa ebanghelyong ito ay nasa panalangin, sa Espiritu Santo, sa bahaging ginanap ng kababaihan sa ministeryo ni Jesus at sa pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan. Kabanatang 1. Kagalang-galang na Teofilo. Marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako ay makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Nang si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na mumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkula noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kaniya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kaniya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya.
ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kaniyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kaniyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayundin ng aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita, mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kaniyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon, nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Si Pedro naman ay naroon pa sa ibaba, sa patio, nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. "Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga Nazareth," sabi niya. Ngunit tumanggi si Pedro, "Hindi ko nalalaman, hindi ko nauunawaan ang sinasabi mo," sagot niya. At siya'y lumabas sa pasilyo at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, "Ang taong ito'y isa sa kanila." Ngunit itinatwa na naman ito ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, "Talagang isa ka sa kanila. Taga Galilea ka rin. Sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan," sagot ni Pedro. Siya namang pagtilawak uli ng manok. Naalaala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlumo akong itatatwa." At siya'y nanangis. Kabanatang 15. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ni Pilato. "Kayo na ang nagsasabi," tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinursulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain.
Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari na mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kaniya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kaniya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan, at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ang sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Ipinako si Jesus sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kaniya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kaniya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasa saad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatangutangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili." Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan na hari ng Israel, maniniwala tayo sa kaniya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nahawak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Naroon din ang ilang babae at nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni na Santiago'ng bata at Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea ay nagsusunod na sila at naglingkod kay Jesus. At naroon din ang iba pang babaeng sumama kay Jesus sa Jerusalem. Na magtatakip silim na, dumating si Jose na taga Arimathea, isang iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ng paghahanda o bispiras ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino.
na may baba na ang bangkay ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Banatang 16. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At nang Linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila nagpunta sa libingan. Nag-uusap-usap sila habang daan. Sino kaya ang ating mapakikiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Napakalaki ng batong iyon, kaya gayon ang sabi nila. Ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ang isang binatang nararamtan ng mahaba at puting damit. At sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi ng lalaki. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga-Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kaniya. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis dahil sa matinding takot. At sa tindi ng kanilang katakutan, wala silang sinabi kanino man. Umagong umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy na happy sa tumiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kaniya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kaniya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniyakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatototohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at sinaysay ang lahat ng sinabi ng lalaking nasa libingan. Pagkatapos nito, sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad sa buong sanlibutan. Ipinangaral nila ang banal at di lilipas na balita ng kaligtasang walang hanggan.